Bago ko nga tikman yung mga talaba, kailangan ko muna kumain ng kanin at buti na lang ay nagluto ako ng tahong. Bukod nga sa talaba ay bumili rin ako ng tahong dahil nga just in case hindi ko makakain ng talaba ay mayroon akong uulamin. Kumain muna nga ako dyan ng kanin dahil nga ang sabi nila ay hindi pwedeng kumain ng talaba ng walang laman ng tiyan. Nagready na nga rin pala ako dyan ng chili garlic dahil mas masarap ito kapag kanilagay sa talaba. Syempre hindi mawawala ang pineapple juice dahil baka maparami ako ng kain nito at ma-forever young pa ako. Habang nilalagyan ko nga na maraming chili garlic ang mga talaba ay nag-iisip ako kung itutuloy ko pa ba o hindi. Dahil kinakabahan nga ako dyan kung ano magiging lasa at kung anong mangunguya ako dyan sa loob ng talaba. Pero syempre tinuloy ko pa rin dahil gusto ko nga ma-experience ang pagkain nito at kung ang lasa nito. Syempre para mas masarap ang talaba kakailanganin natin ang suka mabuti na lang at meron kaming stock na sukang Iloco. Dalawang beses ko nga po pala yung binanlawan sa malinis na tubig at binrush siya mabuti para matanggal ang mga dumi-dumi. Para sigurado na malinis at hindi sasakit ang akin tiyan ay dalawang beses namin itong binambad sa bagong kulong tubig. Wow! Kung makikita nyo dyan ay late yung reaction ko dahil nga tinikman ko mabuti kung anong lasa ng talaba. At talagang hindi ka magsisisi sa pagkain nito dahil nga manamis na miss ito. Sa sobrang sarap nga nito ay mapapakain ka talaga ng marami. Masarap tong iulam sa mainit na mainit na kanin at lagyan ng marami sibuyas ng suka. At idagdag pa natin dyan ang chili garlic na ilalagay at tamang-tama ang pagkakaangha. Gusto nga rin kumain dyan ni Aling Dora pero sabi ko nga sa kanya ay hindi pa po pwede sa kanya ito. Sobrang sarap nga kumain nito at sulit na sulit yung pagod na pagkakalinis ko dito. Sa sobrang sarap nga ay hindi ko napansin na naubos ko na ang mga talaba. Thank you for watching!